Pinaplano na rin ng Barangay Balete sa Batangas City na magkaroon ng animal checkpoint bilang pag-ingat sa ESF. Samantala, nadagdagan pa ang mga barangay na apektado ng ESF mula sa 7 bayan at 1 lungsod sa Batangas ayon sa Provincial Veterinary Office. May follow-up report si Denise Abante. Nasa mahigit 100 backyard piggery ang pinaka-iingatan ng Barangay Balete, Batangas City para hindi mapasok ng ASF. Kaya bilang paghihigpit sa seguridad ng mga babuyan, pinaplano na ng sanggunian barangay na magkaroon na rin ng barangay animal checkpoint sa lugar. Kailangan yung animal checkpoint para maiwasan yung mga papasok, yung lalabas na hindi natin masabi, baka sila may mga dalang sakit na tinatawag nating ASF. So, para maiwasan din namin dito sa Balete, kumalat yung ASF. Bagamat wala pang kaso ng ASF sa Batangas City, may pangamba pa rin ang hog raiser na si June. Kung hindi raw kasi talaga mag-iingat at maghihigpit ang pamunuan ng barangay at ang mga mismong tagapag-alaga ng mga baboy, posibleng magkasakit ang mga alagang baboy. Doon lamang ako may pinagkukuna ng pinagkakakitaan, magalit sabi. Malaki pong bagay ang may alaga ng baboy. Mahirap po. Pangalaga natin ang baboyan natin. Pabor din ang hog raiser na si Wilson sa pagkakaroon ng barangay animal checkpoint dahil para rin naman daw ito sa mga alaga nilang baboy, lalo pat anim na lang ang natitira niyang mga alaga. Dahil daw kasi sa takot sa ASF, ibinenta na niya ang 88 iba pa sa mas murang halaga. Pero kung maubos pa raw ito dahil sa sakit, hindi na niya alam kung paano makakabangon pa. Ako, nanginayang din po eh. Buwang mataas na po ang pagkain ng pets ay yung pagbili nila ng partner ay may bababa na. Malaking tulong po yun eh. Para mailigtas naman po yung ibang magbababoy. Pagaya ko po may itira pa naman po ako. Nakikipagpulong na raw ang pamunuan ng Barangay Balete sa ProVet at iba pang ahensya para maaprubahan ang pinaplanong pagkakaroon ng Barangay Animal Checkpoint. Ito rin ang iminungkahi ng sanggunian panlalawigan upang sa mismong barangay pa lang ay maiwasan na ang pagkalat ng ASF virus. Huwag silang magpapasok muna ng mga bihero dahil ngayon ay talagang laganap ang sakit na yan. Huwag silang magpapasok ng mga baboy o mga biik na nanggagaling sa iba't ibang bayan. Dahil hindi natin alam kung sila ang may mga dala na sakit para dito ng mga ASF. Sa pinakahuling datos ng Batangas Provincial Veterinary Office, nananatili sa 7 bayan at 1 lungsod sa lalawigan ang nakapagtatala ng positibong kaso ng ASF, ngunit nadagdagan ang bilang ng mga barangay. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.